guys! Welcome back sa akin channel. And for today's video, nakita nyo naman na sa title box, pati na rin sa thumbnail na magkakaroon tayo ng review. Another video for review para sa Blight Cosmetics. So, ayan, magkakaroon tayo ng review para sa Blight Cosmetics. But, sad to say na dalawang products lang yung ma-review ko for this time. Kasi, tingin ko ito lang yung kaya kong bilhin. And worth it bilhin. Tingnan natin kung worth it nga ba. Pero kasi, upon watching other reviews, yes, nanood na po ako ng other review para meron na rin akong basihan kung maganda ba talaga yung product ngayon. Mas na-recommend nila to and mas natuwa sila dito sa dalawang to. And ang tinutukoy ko is this, yung kanilang Cloud Tint and yung kanilang Starlight Eyes na product. So, ayan. Pasensyahan nyo na. Matagal ko na itong nabuksan. Actually, first impression review dito sa Starlight Eyes nila, pero sa Cloud Tint hindi. Kasi, lagi ko nang ginagamit yun, girl, simula nung nabili ko siya. Simulan na natin yung review dito sa dalawang to. And, tignan natin kung magugustuhan ko siya. Tignan natin kung ano yung final verdict ko. Tignan natin. And, yes, i-wear test natin siya. Especially yung Cloud Tint. Kasi, yung sinusuot ko siya, hindi ko na may measure kung gano'n siya katagal sa labi ko. Dahil, nasa school ako noon. And, kung ano yung itsura ko nung umalis ako last na yun. Yun na yung huli kong tingin sa salamin. Dahil hindi ako panay retouch kapag nasa labas ako. So, i-wear test natin silang dalawa. And kung gusto nyo malaman yung thoughts ko about this products ng Blight Cosmetics, keep on watching. I did my base, nakapag foundation na ako, nakapag kilay na rin ako kasi hindi ko binili yung pangkilay nila dahil maganda naman, pero tignan natin, baka soon bilhin ko siya. So, ayan, ginawa ko na yung kilay ko, ginawa ko na yung base ko. Yes, meron ako base, pero sobrang light na light lang. And sinet ko na rin yung under eyes ko, pati na rin yung aking talukap dahil magkikrease yan. Pero hindi ko pa sineset yung whole face ko dahil nga, we will try the Cloud Tint. Okay. But first, i-review muna natin yung packaging nila. First impression ko sa packaging nila, nung una kong beses na nakita ito sa page ng Careline sa Instagram, I will leave the link sa description box na lang para makita ninyo. Sobrang ang cute, sobrang cute. Ayan o, ang ganda, diba? Sobrang ganda ng packaging. And sabi sa mga videos na panood ko na nakapunta doon sa launching nila, is kaya daw ganito kasi naniniwala daw si Andrea Brillantes sa mga aliens, sa mga ganyan. Kaya ganito yung theme ng Blight Cosmetics. When it comes naman sa details, yes, kompleto naman yung details niya. Meron tayong, para sa Cloud Tint muna, dito sa Cloud Tint, ito yung Blight Cosmetics, and then sa likod, nandito yung kanyang claims ng product, andito rin yung kanyang ingredients. Ayan, kapag ginanon mo pa, andito yung iba pang information, including the barcode, the shade, 24 months paraben-free and cruelty-free ang Careline. And then, ayan, Hyper Cosmic Collection. And then, same as with this. Dito rin yung ingredients, pati rin yung some information about Starlight Eyes. And then, Blight Cosmetics, Hyper Cosmic Collection, and then yung claims and other information. Ito yung mismo product. Ayan, sila. Ito yung Cloud Tint at ito naman yung Starlight Eyes. Ito yung Cloud Tint. Ayan, ang ganda, diba? May pa moon, rocket ship, and keme-keme sa takip. And then, ito yung shade. And then, some information, especially the expiration kung ilang months lang siya pwede magamit. And, both of it is meron lang kayong 2 years para gamitin siya, 24 months. But, dito sa Starlight
eyes ng Blight Cosmetics, medyo nag-doubt ako. Sana ginaya na lang nila yung nandito sa may cloud tint na merong 24 months. Ito kasi wala, shade lang. Nasa box yung mismong info. And for the price, ang price nito each ay 195 pesos. As in, itong dalawang ito, 195 pesos. And then, itong cloud tint, meron siyang 3.5 grams. And ito namang starlight eyes, meron siyang 4 ml. And I think worth it for 195 pesos. For the smell, dito sa cloud tint, amoy vanilla, and kaamoy niya yung Everbelena na lipstick in the shade Toast of New York. Ewan ko kung pare-pareho yun, pero para sa akin yung kaamoy niya. And ito namang Starlight Eyes, yung amoy niya is parang may faint scent. Ewan ko kung... Ay, parang amoy glue na ewan. May pagka-amoy glue na maasin. Typical na amoy ng glue. And by the way, dahil nakaabot ako sa free belt bag nila, and para ma-avail mo yung belt bag, kailangan maka 350 ka and up. So, itong dalawang to, 350 na sila pareho. So, naka-avail ako ng free belt bag, and ito yung itsura niya. Sobrang ganda nito, guys. As in, color violet na clear. And then, meron siyang pocket dito, and then meron din dito sa likod. Since, sabi ni Andrea, pwede rin daw itong gamitin as 3-in-1 sa eyes, dito, and sa lips. Pero sa eyes, since meron tayong Starlight Eyes, hindi natin siya gagamitin. Ang shade na meron ako is 103 Mist. Hindi ko kinuha lahat ng shade kasi magkakalapit lang sila, and yun yung isa sa mga cons ko dito sa product na to. Sobrang nalapit ng shade. Ito yung swatch ng Mist. Ayan, para siyang red, peach, may pagka brick. And ito siya kapag binlend out. Yes, ayan. Lalagyan na natin siya sa cheeks. First time kong gagawin to. I mean, first time kong ilalagay siya sa cheeks ko. Lalagay ko muna siya at the back of my hand. Konti-konti lang dahil girl, pigmented to. As in, sobrang pigmented. Ah, okay. Ooh. Okay, wow, nice. I love it. Medyo intimidating na siya ng very light. Parangan ko na, pero ang ganda niya, besh. Para siyang fresh, para siyang tipsy lip and cheek stain ng Everbelena. Ganda na. Nice. Didn't expect na maganda siya sa cheeks. Ayan, para siyang natural flush lang sa aking skin. Okay, so we're gonna set our face now with powder. Hindi ako magbe-bake para makita natin talaga yung longevity niya. Okay, so magsiset tayo ng powder. At matte siya. In fairness, matte. Hindi siya makintab. Sadyang yung balat ko na lang talaga makintab dahil oily skin ako and hindi pa ako nagsiset. Kaya yun ako pa nilagay yung base ko. Hindi pa ako nagsiset kaya makintab talaga siya. Pero it's matte. Sana long lasting. Yun yung hinihiling ko. Dito ako nakatingin kasi nandito yung mirror. Medyo nakulangan ako pag natakpan siya ng powder kasi full coverage tong powder na to. So, try natin lagyan ulit ng panibagong layer. Tignan natin kung pwede siyang ma-blend. I mean, above powder. Nakaban ako dito ng konti lang kasi kung tutuusin, sobrang nakakatakot nito. Oh, wow! Surprisingly, Bessie. Surprisingly, hindi siya namuko. Hindi talaga siya namumuo. Maganda siya on top of powder. Okay, so, ayun na. This is the exciting part. Kasi maglalagay na tayo ng
kasi itatry na natin yung Starlight Eyes na Blight Cosmetics. Hindi ako mag-makeup look ng bongga. Ilalagay ko lang talaga siya dito sa aking lid. Kasi gusto ko siya lang yung makita ko. And gusto ko siya lang yung, alam mo yun, para sure tayo na siya lang yung may gawa ng bagay na yun at hindi tayo mag-haka-haka. Ito pala yung applicator ni Starlight Eyes. Para siyang flat na applicator. Ayan. And may mga buhok-buhok, may mga, para siyang sponge. Ito yung swatch niya. By the way, this is in the shade Pegasus. Kasi siya yung pinakamaganda. Ayan, para siyang may pagka-bronze na rose gold na ewan. Lagyan natin siya sa aking eyelids. Okay. Tingnan natin kung mabilis siya mag-set. Mabilis niya mag-set, in fairness. Mabilis. Ayan. Ooh, wow. Ganda, diba? Ito yung wala. Ito yung meron. Okay. Another dip for second eyes. Mabilis niya mag-set. Pero, once nag-set naman na siya, ang ganda. Wow, bes. Ang ganda talaga. Ang ganda, promise. Inadagdagan ko lang dito para since para siyang iridescent. Para kapag tumatama yung ilaw, nagkakaroon siya na parang pink, brown, silver na part. And I like it. Ayun na, set na siya. Nag-set siya into matte. Which is maganda. And it sets into matte. Ayun o. Pati rin yung dito. Ayan. Wala kang mararamdaman na chunk of glitters. And pinong-pino yung glitters niyo, which is good. Kasi at least, di ba, wala, hindi ka matatakot na malalagyan ng malalaking glitters yung mata mo. Ito, wala kang makikita. As in, kapag hinawakan mo siyang straight na gano'n, pag hinawakan ko ng straight na gano'n, may magta-transfer, pero meron pa rin namang maiiwan. And, smooth. Kasi, sobrang pino, sobrang flat. Niya. Ang ganda. Kapag natural lang yung look mo. Ganda nito, besh. As in, sobra. Na-like ko siya. Try ko kayang gawing highlighter ito. Pwede kaya. Iridescent niya, parang bronzy, na may pagka-white, na may pagka- silver na may pagka pink. So, let's try. Try natin. Kahit na pang eyes lang siya. Wala namang masama siguro, di ba? Magdadot lang ako. And then, sana hindi pa siya mag-set. I-blend ko lang. Ayan. Mabilis lang talaga siya mag-set. Sana hindi nagkakalat yung glitters niya, unlike dun sa, ano, sa may sasilig. Na nagkakalat yung glitters na dito mo lang nilagay mamaya, nandito na yung glitters. So, ayan, nilagay ko siya sa aking lid, nilagay ko rin siya sa aking cheeks as highlighter. Let's see. Ayan, so maglalagay na tayo ng lips. Ng lipstick. Maglalagay na tayo ng lipstick, babalik tayo dito sa Blight Cosmetics na Cloud Tint. Same shade and the shade Mist 103 Mist. And ang ginagawa ko dito, dahil nasubukan ko na nga tong mist na to, hindi ko siya fino-full lips. Ginagawa ko lang talaga siyang tint. Like magdadot ako and then spread out using my fingers. Ayan. Ganyan lang yung ginagawa ko, hindi ko siya fino-full lips kasi matagal siyang matuyo. And yes, natry ko na nga, kaya nga hindi ko na siya fino-lips simula nung
simula nung sinubukan kong i-full lip. Ang tagal siyang matuyo. And nakita niyo naman kanina, di ba? Hindi siya matutuyo talaga agad. And kapag full lip niyo to, guys, hindi siya transfer proof. Okay? I tried it. Sige na, try natin i-full lips. Para sa inyo. Itatry ko. Ito yung itsura niya kapag dinot-dot nyo lang and then biniland nyo using your fingers. Ayan, sobrang natural ng kulay ng mist sa lips ko. Pero kapag full lip nga siya, I mean full color, siya sa aking lips kapag hindi pa nagsiset pero full lips. Hindi ko talaga bet. Mas maganda yung ganun-ganun. Pero, ayan. Maglalagay lang ako ng mascara para makompleto yung eye look natin. And then, yun lang. Mascara lang. And I will be back. Nakapaglagay na ako ng mascara. And after almost 3 minutes, kasi may ginawa pa ko yan. Nag-wash ako ng hands. Then, after 3 minutes, parang hindi pa siya nagsiset. Zoom in ko, ha, bes. Ayan, oh. Ayan yung itsura niya sa lobby ko. Ito naman yung itsura ng Starlight Eyes. Sabi ko nga sa inyo kanina, 3 minutes na yung nakalipas, pero girl, I swear, this is not transfer proof. Grabe siya mag-transfer. As in, grabe, oh. Nakadaya-daya. Transfer proof. Hindi siya transfer proof. Wala naman sinabi ang cloud tint na hindi siya transfer-proof. So far, pinaka gusto ko sa dalawang to, yung Starlight Eyes. Ang ganda niya talaga sa lids. Ayun, ay, parang may kumikintab lang sa eyelids mo. Girl, ano yan? Ginto? Parang ganun. Siguro yung cloud tint, gusto ko yung formula niya. Pero, ito gusto yung shade. As I said nga kanina, i-wear test natin itong dalawang to. Titignan natin kung gaano siya katagal maglalast sa cheeks ko. Both ha, nasa cheeks both. Ayan, nakikita niyo yung Starlight Eyes and then yung cloud tint andyan din. Pati rin yung lipstick, titignan natin and then yung sa may eyeshadow. See you guys later! Okay, so 7 hours after na nasa face ko yung mga Black Cosmetics. 7 hours na nasa face ko yung mga Black Cosmetics. And I already ate. Kapag full lip, may matitira pa rin. Imagine 7 hours nang kumain ako isang beses. Hapunan. And ito yung naging result. Very nice. Nagyan siya na stay. Kahit na hindi siya transfer proof, long lasting naman siya. I like the cloud tint. Nagtagal siya sa akin sa lips. And then almost 30-45% pa ng lip color ay ng lips ko ang may kulay. And that's a good thing. The blush naman, sa blush, hindi ko na sumasyadong dama. Ewan ko ba kung konti lang ba yung pagkakalagay ko or nagkakalagay siya ganun kalong lasting. Pero sa amount nilagay ko kanina, hindi siya long lasting sa blush, which is kabaliktaran niya itong EB Advanced na Lip and Cheek Stain kasi ito, mas natatagal to sa cheeks. Kaya ito yung ginagamit ko na lip tint kaysa sa lips. Yung Starlight Eyes ng Blight Cosmetics. Ah! Ang ganda ba yun? See, ayan o. Walang nag-kiss. Walang kumalat na glitters sa pisngi ko. Still intact. Nag-fade ng konti, pero understandable. Kunti na yung nag-fade. Pero almost 80% pa yung nasa eyelids ko. Sa cheeks, ayan. Ito. Di ba?
ito pa rin, still intact. Ang ganda nito. Pwede siyang 2-in-1 highlighter sa pisngi and topper sa eyelid. Sobrang ganda talaga nito. Long lasting din, both kahit sa cheeks or sa eyes. Hindi siya na-crease, hindi siya na-transfer, hindi rin malagkit kasi matte finish siya. And then, hindi rin kumakalat yung glitters, which is very, very, very good for me. All in all, dito sa dalawang product na nasubukan ko, i-recommend ko ba sila sa inyo? Yes. Okay, yes. I-recommend ko sila, pero both, pero, isa lang akong pero, hindi ko lang gusto dito sa Cloud Tint ng Blight Cosmetics is sobrang dikit ng mga shades niya sa isa't isa. Hindi sila ganun kalalayo, hindi sila ganun ka-wide range when it comes sa shades. But then again, despite of those cons dito sa products na to, I still love them and makikita niyo pa sila sa mga makeup tutorials natin soon. Okay, dahil lalo ko lang na ito. This is my favorite among these two. Ito yung pinakapaborito ko. I am planning to buy all of the shade. All of the shades. Ito, Blight na Starlight Shine. Again, this is in the shade Pegasus. And ito naman yung Mist. So, yes! Tapos na tayo. Nakaraos din ako dito sa aking review nito Blight Cosmetics. Sana nagustuhan ninyo. And if you do like this video, click the thumbs up button. And don't forget to subscribe kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko. And follow me on my social media accounts. Nasa description box yung link. Or, yes, nasa description box yung link. And lumalabas sa may i-card here yung mga past videos ko. And kung gusto nyo panoorin yun, pinutin na lang. Syempre, after this video. Yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on my next review. Bye!